Nagmula sila sa iba't ibang laki, hugis at kulay, at sila ay talagang matalik na kaibigan ng mga tao. Sa paglipas ng mga siglo, ang iba't ibang lahi ng aso sa mundo ay sinanay ng mga tao upang gumanap ng mahalagang tungkulin. Mula sa mga mangangaso hanggang sa tagapag-alaga, at isama mo na din dito ang pagpapastol. Ang ilan sa mga lahi ng aso na ito ang sukat ay talagang may malaking kahalagahan. Kung ito man ay maging hunter o maging bantay sa loob ng bahay ng may matinding authority o kahit may kakayanang mabuhay sa nagyayelong klima. Subalit, sa lahat ng lahi ng aso sa mundo, sino nga ba ang pinakamalaki? Yan ang alamin natin ngayon. At kung sa tingin mo ang Great Dane ang pinakamalaki sa lahat ng aso, manatili ka lamang nakatutok dahil magugulat ka sa iyong malalaman. Narito ang 10 pinakamataas, pinakamalupit at pinakamabangis na aso sa mundo. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 10, French Mastiff. Maaari mong makilala ang iconic na magneto bilang The Dog de Cordo, na kung saan mas kilala bilang French Mastiff. Mayroon din silang iba pang mga pangalan tulad ng Border Mastiff at Bardot Dog. Ano man ang naisip mong itawag sa kanila, ang lahi na ito ay may taas sa 27 pulgada at tumitimbang ng hanggang 150 pounds. At bagaman gusto ng ibang French ang lahi ng poodle, ang basset hound at ang French Bulldog ay ang masikat na French breed. Ang Mastiff ay isa sa pinakasinaunang lahi ng bansa. At bagaman ang mga aso na ito ay mukha talaga nakakatakot, ang malakas at nakamamangang aso na ito ay tapat at talagang mapagmahal. Subalit, noong mga araw sila ay isang jack of all trade na ginagamit para sa anumang bagay. Mula sa pagbabantay sa bahay hanggang sa pagbabantay sa mga kawan at maging sa paghila ng mga kariton. Sa ngayon ang mga aso na ito ay tila aktibo pa din sa labas. Subalit, sila ay magiliw at malambing sa pamilya kapag nasa loob sila ng bahay. Number 9, Newfoundland. Ang Newfoundland ay isang big bone muscular working dog na isa ding magaling na manglalangoy at isang mahusay na great water rescue dog. At hindi tulad ng ibang malalaking lahi, ang Newfoundland ay hindi isang lahi para maging isang guard dog. Sa halip ang kanilang orihinal na layunin ay upang tulungan ng mga mangingisda na umakot ang mga lambat at ninya mula sa bangka, ilahin ng mga kariton at tigit pa sa lahat kunin ang anumang mahuhulog sa dagat. Kabilang na dito ang mga tao. Sa katunayan, marami ng tao ang nailigtas ng kakaibang aso na ito. Ang aso na ito ay may taas din ng hanggang 27 at 30 pulgada ang haba, na kung saan halos kasing taas ng average na Great Dane. Tumitimbang din sila ng hindi ka panipaniwalang 150 pounds, na kung saan kasing bigat ng isang karaniwang tao. At mukhang mas malaki pa sila dahil ang kanilang makapal at double coat ay nagpapanatili sa kanila ng init kahit nasa nagyayelong tubig. Number 8, St. Bernard. Kung hindi mo mahawakan ng isang Newfoundland, kung gayon ang St. Bernard ay isa pang lahi ng malalaki at may mulmol na mga kasamang dapat abangan. Original silang nagmula sa Swiss Alps at Northern Italy bilang rescue dog. Ang St. Bernard ay isa sa pinakamalaki, palakaibigan at palagi naglalaway na aso na may taas sa 35 pulgada at isa rin sa pinakamabigat na aso sa mundo na may average na bigat na 200 pounds. Ang ilan sa mga lahi na ito ay nakilala pa na umaabot sa timbang ng hanggang 260 pounds. Ang mga monks ng St. Bernard Hospice ay ang unang na-credit sa pagsanay ng aso para sa pagliligtas at para sa paglalaro, at ito ay naging isang developing breed na alam natin ngayon. Gayunpaman ang mga St. Bernard sa ngayon ay halos mga asong pampamilya at pinakatanyag sila sa pagiging magiliw, mapagmahal, palakaibigang aso na mahusay sa mga pamilya at mga bata. Number 7, Leonberger. Kung naisip mo na ang napakalaking Leonberger ay parang crossbreed ng Newfoundland at St. Bernard, ito talaga ay totoo. Noong kalagitnaan ng 1840s, ang Heinrich Essig ng Leonberg, Germany ay nag-crossbreed ng Newfoundland kasama ang isang St. Bernard sa loob ng apat na henerasyon. At pagkatapos ay nagdagdag sila ng isang perennial mountain dog para sa halo, na kung saan nagresulta na nakikita mo ngayon na Leonberger. Katulad ng kanilang mga ninuno, ang mga aso na ito ay maaaring tumimbang na hanggang 200 pounds at tumatayo ng hindi ka panipaniwalang 31 pulgada ang taas. Kahit na sila ay pinakamalaki bilang isang kasamang hayop tulad ng St. Bernard at Newfoundland, napakahusay nila sa lahat ng bagay mula sa pagsagip sa tubig hanggang sa pagsubaybay. Isama mo na din dito ang pagpapastol. Kung mayroon ding isang aktibidad na nangangailangan ng parehong lakas at utak,
Ang Leon Burger ay malamang magiging magaling dito. Number 6, English Mastiff. Lumalaki ng hanggang 30 pulgada at tumitimbang ng 250 pounds. Ang English Mastiff ay itinuturing na isa sa pinakamalaking lahi ng aso sa mundo. At tulad ng alam mo, ang Great Dane ang may hawak ng record para sa pinakamataas. Ang English Mastiff naman ang may hawak ng record ng pagiging pinakamabigat. Ang pinakamabigat na timbang na naitala kamakailan lamang ay isang English Mastiff na may pangalang Akama Sobra na kung saan tumitimbang ng halos 343 pounds. Na kung saan ito ay 2 beses ng timbang ng karaniwang tao. Sa kabila ng kanilang malaking sukat, ang kanilang katapangan ay isa ding mahalagang bahagi ng nakaraan nilang lahi. Dati ang mga aso na ito ay lumalahok sa lahat ng uri ng bloodsport. Kabilang na dito ang pagbitag ng oso, toro at kahit mga leyon. At saka sa lukuyan ang kanilang tapang at kawalan takot ay nasa utak. Habang ang kanilang mas banayad na even temper loyal side ay lumalabas sa kanilang mga tungkulin bilang mga aso ng pamilya. Kaya naman kung ang iyong anak ay humihingi ng mabait na aso at tagahanap ng malaki upang takutin ang mga nangihimasok, ang lahi na ito ay dapat ang iyong unang pagpipilian. Number 5, Neapolitan Mastiff. Ang lahi na ito ay may iba't ibang kulay, kabilang ang itim, asul, mahogany at kayumanggi. Sa ngayon malamang napansin mo na ang mga Mastiff breed ay ilan sa pinakamalaki sa mga tuntunin ng Shirmas, na kung saan kadalasang ginagamit bilang bantay na aso. Ang karaniwang Neapolitan Mastiff ay maaaring tumaas na humigit kumulang 30 pulgada at maaari itong tumimbang na hanggang 155 pounds. Habang ang mga babae ay karaniwang mas maliit at may bigat lamang na 110 hanggang 130 pounds. Ang mga Neapolitan Mastiff ay nagmula talaga sa Southern Italy at kilala sa kanilang tapang, maprotektahan lamang ang kanilang tahanan at pamilya. Kaya naman ito ay isang mainam na bantay na aso. Subalit, hindi ang pinakamausay na sistema ng babala. At tulad ng nakikita mo, ang mga aso na ito ay mas kilala sa pagiging tahimik habang ito ay sumusugod sa nangihimasok at hindi ito basta-basta tumatahol. Kaya naman sa ganitong punto, hindi mo talaga nanaisin na magbiro sa pagitan ng Neapolitan Mastiff at pamilya nito. At kung iniisip mo naman na magmay-ari ng isa, kailangan mong sumabak sa ilang seryosong pagkasanay, makasalamuhan lamang ang aso na ito. Number 4, Scottish Deerhound. Balik naman tayo sa hindi gaano malaki at mabinti na mga lahi. Ang Scottish Deerhound ay talagang ibinibigay ang buong layunin. Isama mo na din ang pinagmulan ng pangalan nito. Ang mga aso na ito ay dating ginagamit upang manghuli ng Red Deer at madaling habulin ang biktima nito gamit ang mahaba nitong paa. Ang mga lahi na ito ay tumatayo sa taas sa 32 at tumitimbang ng 110 pounds. At kahit na hindi na sila nangangaso ng usa ngayon, ginagamit pa rin ito ng ilang mga mahilig sa palabas at sa ilang mga lugar ay tinuturuan din sila ng dog sport. Gaya na lang ng paghabol sa isang mechanically operated lure. Dahil na din ang payat itong katawan ay ginagamit niya para sa bilis. Ang mga aso na ito ay parang katulad din ng mga greyhound, na kung saan hindi nasama sa listahan dahil mas malaki at mas mabigat ang deerhound kaya isa sa hindi gaanong mabalahibong katapat ito. Number 3, Caucasian Shepherd. Tradisyonal na ginamit para sa pagpapastol ng hayop. Ang Caucasian Shepherd ay isang gorgeous Eastern European breed na pinakamausay na nakalaan para sa mga may karanasang may-ari ng aso na mausay sa pagsunod at pakikisalamuha. Dahil na din sa malaking sukat ito, sigurado magkakaroon ka din ng malaking responsibility. At ang mga aso na ito ay may taas sa 30 pulgada at may bigat at 220 pounds. Kaya naman hindi sila madaling ilakad kung saan. Sa kabila ng kanilang laki, ang aso na ito ay hindi marunong makisama sa ibang mga aso at nagiging agresibo kapag nakararamdam ng banta. Subalit, kung sa tingin mo ay mayroong kang karanasan na kailangan upang sanayin at pangalagaan ang isa sa mga aso na ito, magkakaroon ka ng aso na tiyak na magpapainit at magliligtas sa iyo sa gabi. Number 2, Great Dane. Kahit na hindi sila kabilang sa pinakamabigat na aso, ang mga Great Dane ay kabilang sa pinakamataas at kadalasan nakatayo na hanggang 28 at 30 pulgada ang taas. Subalit, kadalasan ay mas tumatangkad pa sila. Ang world record holder para sa pinakamataas na aso ay isang late Great Dane na tinawag na Sus na may taas na 44 na pulgada. Sa kasamaang palad, ipinagpalit ng mga Great Dane ang mahabang buhay para sa kanilang laki at nabubuhay lamang sila sa pagitan ng 6 hanggang 8 taon, na kung saan manilamang kumpara sa karamihan ng mga lahi na nabubuhay mula 10 hanggang 15 taon. Ang Great Dane na si Sus ay namatay sa katandaan at ito ay umabot lamang ng 5 taon.
Ang mga ito ay kilala din bilang mga German Mastiff. Subalit, bago ilagay ang mga opisyal na ugat nito sa Germany, ang aso na ito kalaunan ay naging kilala bilang mausay na lahi at talagang nagmula sa crossbreed sa pagitan ng English Mastiff at Irish Wolfhounds. At bagaman ito ay karaniwang isinasaalang-alang bilang pinakamalaking aso sa lahat, makikilala mo ang iba pang lahi na nagbibigay sa Great Dane ng seryosong pagtakbo para sa pera. At kung mananatili ka hanggang sa number 1, makikilala mo ang isang hindi kilalang lahi na talagang mas matangkad. Number 1, Irish Wolfhounds. At sa wakas sa dulo ng aming listahan, narito ang isang aso na mas matangkad pa kaysa sa mga Great Danes. Habang ang pinakamataas sa aso sa mundo ay mga Great Danes na may taas sa 35 pulgada, ang mga Irish Wolfhounds ay madalas na nakasasabay sa Great Dane at madalas pang ang lumalaki na mas mataas. At oo, tama pagkakarinig mo. Ang mga aso na ito ay maaaring maging kasing tangkad ang donkey. Ang mga matatapang na aso na ito ay nagmula sa Ireland at taliwas sa popular na paniniwala, hindi sila crossbreed ng mga lobo. At sa katunayan sila ay ginamit para manghunting ng lobo. Dati din silang ginamit sa digmaan o pangilahay ng mga tao mula sa mga kabayo at mga chariots. At bagaman sila ay maaaring tunog mabangis, ang lahi na ito ay matagal nang umalis sa ugaling yun at ganap na silang umangkop sa pamumuhay kasama ng buong pamilya. Ilan lamang to sa 10 pinakamatangkad na aso sa buong mundo? May alaga ka bang ganitong aso sa inyong bahay? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa pananood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.